Hi, Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is your Gem Ini, your Tarot Reader. So, Far Sign, alamin natin kung ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mo mag-consider yung mga advice and messages na mapu-pull out natin. Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko po lahat ng comments nyo sa ating videos. Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo? Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Far Sign, give me your energy, Far Sign. You have the world. Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. The Emperor, a strong Aries. And Ten of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Far Sign, I'm sensing here na you're taking in charge sa buhay mo ngayon. You want a new life. You want to have a new beginning. Maaaring may nangyari sa iyong past na or current situation na hindi maganda. And you're trying to overcome the situation. Yung alam yung gusto mo nang matapos, yung nangyayari sa buhay mo ngayon, kung ano yung nangyayari sa iyong past na magulo, na hindi mo alam kung ano yung patutunguhan mo, hindi mo alam kung bakit nangyayari ito sa'yo, pero ang ikot ng mundo mo is tuloy-tuloy. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan masaya, minsan hindi. Your current energy, you want to take charge sa buhay mo, sa decision mo. Far Sign, Aries, Leo, Sagittarius, ito man ay patungkol sa iyong career, love life, or business. Kung ano man yung tinatahak mong landas sa ngayon na na-encounter mo na parang up and down ang buhay mo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. Minsan, masaya ang buhay, pero minsan puro problema. Your current state right now, you're taking in charge sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Ayaw mo nang malugmok sa sitwasyon na meron ka. Diba? And you're, maaring ang ma-encounter mo, you will have a new beginning. Because you're taking in charge sa iyong buhay, you are now opening a new beginning para sa'yo. You are releasing the negative energy from the past. Yung pinagdaanan mo, unti-unting na-overcome. Maaaring meron kang matutunan, a lesson learned from that energy. Alamin natin, ano itong the world sa iyong energy? From the past, anong nangyari sa iyong the world? Okay. Far Sign, you have Five of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have Knight of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. I'm sensing the world is something to do with someone who leave you behind. Someone na iniwan ka. Someone na nasaktan ka. At maaaring ang person na ito, yung nang iwan sa'yo, is turning back. Maaaring humingi siya ng apology. Wala pa siguro dahil you have Knight of Pentacles. Slowly, maaaring pinag-iisipan niya kung paano siya manghihingi sa'yo ng apology kasi alam niya nasaktan ka niya. Pero I'm sensing here, Far Sign, even though nasaktan ka sa pagkawala ng person mo, ng taong minahal mo, na taong pinagbigyan mo ng effort at
pagmamahal at oras, panahon. Diba? Alam ko na you turn around your emotion, your feelings to the emperor. Like the emperor. Naglugmok ka man at some point sa buhay mo na problema ka sa sitwasyon mo, you have this kind of strength, di ba? Hindi ka nagpabaya. Hindi mo pinabayaan ang sarili mo. Maaring sinabi mo sa sarili mo, kaya ko to on my own. I can do this on my own. Kakayanin ko to. Wala man siya, wala man yung taong inaasahan ko, I can take charge sa buhay. Alamin natin tong the emperor. You have this kind of confidence energy in your life, far sign. Okay, you have the wheel of fortune. Give me the emperor's energy. Three of cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Because of your strength, your control, your being in charge sa sitwasyon mo, ba? Your cycle is turning around into a positive one. Into a celebration, success in your life. Maaaring tuloy-tuloy. I'm not saying na sa pagkawala ng person ito from the past, yun ang naging dahilan para mag-open ang mga opportunities sa buhay mo. Pero I'm sensing na because of the past na nangyari sa'yo, yung sitwasyon mo na sobrang lugmok, hirap, malungkot, nasasaktan, yun ang dahilan kung bakit ka mas naging fierce, mas tumapang yung loob mo, di ba? To take risk, to take these opportunities, this fortune, wheel of fortune, into a positive energy, into a celebration, success in your life. Siguro unti-unting nagkakaroon ka ng new opportunities in life. There's an opening. May nag-close doors man from the past, meron mang nang iwan sa'yo from the past, hindi ka nag-give up. Diba? Those closed doors is the reason kung bakit may mga nag-open na better ones. Alamin natin, far sign ano itong Ten of Swords sa iyong, maaring sa iyong hinaharap. You have the Fool. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. What is the Ten of Swords in your energy? Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. What is the Ten of Swords in your energy? Okay. You have Ten of Swords, meaning kung ano man yung pinagdaanan mo from the past, you will have a new beginning, a better one. You have the Fool and Five of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. You're thinking kung bakit meron kang Five of Pentacles if this is the energy of from the past na hirap ka, turning into a better one, new beginning. From the past na puro negativity, turning into a new beginning, bakit may Five of Pentacles? You know why? Because from this kind of loneliness na dinanas mo, you will be free. Di ba? You will have this freedom sa buhay mo na you can do it on your own. Na wala kang inaasahan na iba. Your life will set be free. Free. Like anyone na go with the flow. Di ba? Hindi takot na subukan. Hindi takot na mag-risk. Kasi kahit wala kang aasahan, kakayanin mo. Because that's your energy, far sign. Lahat ng problema na pinagdadaanan mo, kinakaya mo. Sa love life man yan, sa career man yan, wala man tumulong sa'yo sa pag-putap mo ng business, wala mang tumulong sa'yo sa pagsisimula sa iyong career. Kahit sa love life mo, kung hindi naging maganda, walang suporta, that's okay because kaya mo kahit ikaw lang. You are very independent. Give me one more energy for far sign. The Tower. Far sign, sudden change. Ito ang naging dahilan kung bakit mas naging tumibay ka.
Yung nangyari sa buhay mong sudden change, yun ang naging dahilan kung bakit mas naging motivated ka. Kung bakit nasabi mo sa sarili mo na kakayanin ko to. Napagdaanan mo yung iba-ibang klaseng problema sa buhay, ngayon ka pa ba mag-give up? Ngayon ka pa ba bibitaw? Diba? The tower is an energy na nangyayari ito sa atin, gumuguho ang buhay natin, nagkukulaps ang buhay natin sa mga problema, challenges, pero may dahilan yan. Ang dahilan para sa iyo, fire sign, is to not give up. Huwag kang mag-give up, diba? Go on with your life. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan. Kahit ikaw lang. Kahit walang tumulong sa'yo. Lesson learned. The tower. Kung ano man yung nangyari sa sitwasyon mo, sa buhay mo, may makukuha at mapulot kang aral. May matututunan ka. May dahilan. Laging may dahilan ang mga nangyayari sa ating buhay. Nasa sa atin na lang yan, fire sign, kung papaano natin ito ititreat, di ba? Kung papaano tayo, paano natin siya i-accept. Alamin natin kung ano ang masasabi ng Angel Guide. Angel Guide, give me some advice for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Angel Guide, give me some advice, message for fire sign. Angel Guide. Angel Guide, give me some message for fire sign. Okay. Angel Guide, compromise. Diba? May pinagdadaanan ka, may problema ka. Try to consider to compromise. Don't stop. Diba? Don't stop believing sa sarili mo na makakayanin mo yan. Don't give up. And you are ready. You are ready for a new beginning sa buhay mo. Tignan natin kung ano may bibigay ng Oracle Guide for your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let us see your message from Oracle Guide. Fire sign. Message for fire sign. Fire sign, don't let your past hold you back. Gaya na sabi ko, ang nakaraan ay isa lamang lesson learned para sa future mo or sa kasalukuyan. Don't let your past hold you back. Diba? Huwag ka magstay sa nakaraan. Huwag mong hayaan ang nakaraan ang hahatak sa'yo towards success in your life. Luck is on your side.
Your life is turning around into a better luck, into a good luck. So don't stop. Be bold and make the first move. But you are ready. Make the first move. Kung ano yung nais mong gawin, be bold and make the first move. Fire sign. So thank you, fire sign. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, fire sign.